Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang ika-apat na linggo sa ating apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon, tinatawag ding Laetare Sunday. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang kasiyahan para sa ating lahat. Gayun din ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko.
ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Hesi ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Hesi, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Hesi. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Hesi. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko, at sangayon sa pangako na kanyang binibitiwan, sa matuwid na landasay doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan
sapagkat ang ibinunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan. Mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag. At nang magbalik ay siya ay nakakikita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga, hindi kamukha lang, wika naman ng iba." At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakikita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay?" Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata,
ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya ay isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya ay itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Mga minamahal, tayo ngayon ay nasa ika-apat na linggo ng 40 araw na paghahanda sa Pasko ng muling pagkabuhay. At ang panawagan sa atin sa araw na ito ay tungkol kay Jesus na siya ang ating liwanag. Siya ang nagbibigay sa atin ng liwanag. At kapag itong liwanag na ito ay ating natanggap, ito dapat ay maipakita natin at maibahagi sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Maraming bagay po ang maaari mapagnilayan sa mabuting balita at sa mga pagbasang ating narinig. Ngunit kapansin-pansin po dito, ang sa mabuting balita ng magtalo-talo sila kung ang bulag ba na ito ay dapat nilang paniwalaan sa pagpapahayag tungkol kay Jesus o hindi. Sa mabuting balita, pinagaling ang isang bulag. Narinig po natin. Siya ay bulag na ng ipinanganak. At sa paniniwala po ng mga Hudiyo, kapag ka ang isang tao ay ipinanganak at siya ay may karamdaman na, kagaya ng pagiging bulag, di makapagsalita o di makarinig, at iba pang mga karamdaman, ibig sabihin, nagkasala o makasalanan ang magulang nito. Doon inire-relate kung bakit ang taong ito ay tila ba pinaparusahan ng Diyos. At ito ay babaguhin ng ating Panginoong Jesus ang ganitong paniniwala. Maaari nga namang ang pagkakasala natin bilang isang tao ay magdadala sa atin ng mga karamdaman. Ngunit hindi po lahat ng sakit na meron tayo physically ay magdadala sa atin o ito ay dulot ng ating pagkakasala. Sasabihin ng Panginoon na hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga ganitong bagay para maipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa atin. Na kaya niyang gawin ang lahat bilang isang Diyos kung tayo ay tatalima at susunod sa kanyang kautusan. At ano ang mapupulot natin sa mga pagbasa? Na ang Diyos po sa kabila ng ating pagkakasala ay tayo ay tanggap pa rin. Hindi kagaya ng mga ibang tauhan sa mabuting balita na itinakwil o itiniwalag ang bulag na ito na pinagaling ni Jesus dahil ayaw nilang maniwala sa kapangyarihan na meron ang ating Panginoong Jesus. Pinapahiyag na dito ang pagka-Mesiyas ng ating Panginoon. Kaya naman ang mga Pariseo ay hindi matanggap ang ganitong mga bagay. Dahil para sa kanila, si Jesus ay tao lamang na normal kagaya nila, na hindi siya ang pinadala ng Diyos, kung hindi naghihintay pa rin sila sa Mesiyas. At sana sa atin dito mga kapatid, ang aral na mapupulot natin ay maaring hindi nga tayo bulag physically o ang ating mata ay nakakakita, hindi po ibig sabihin na tayo ay nakakakita na ng mga yung bagay o yung grasya
na maaaring ibigay sa atin ng Panginoon. Kapag po tayo ay nagkakasala, nabubulag din po tayo. Hindi na natin makita ang grasya at pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya naman sinabi rin sa mabuting balita na mas nakakakita pa ang pinagaling na bulag na ito kaysa sa mga taong na nakakakita na talaga simula pa nang sila ay ipinanganak. Ibig sabihin mga kapatid, maaaring mabulag tayo sa ating mga pagkakasala. Nakakabulag po ang kayamanan, ang katanyagan, at kung ano-ano pang mga bagay na nagdudulot ng pagkakasala. Kaya naman, nang tinanong ni Jesus ang pinagaling na bulag, ikaw ba ay naniniwala na sa akin? Siya ay tumugon na oo. Ipinahayag niya ang pananampalataya niya kay Jesus. At ito rin po ang hamon sa atin sa araw na ito. Sa pagpapatuloy ng banal na misa, atin pong ihilingin na una, na makilala natin si Jesus na siyang ating Mesiyas na tagapagligtas. Na sa kabila ng ating kahinaan at pagkakasala, binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng grasya na tayo ay makapagbalik loob. Ito po ang panawagan ng Kwaresma. Tayo po ay pinagbabalik loob ng ating Panginoon para naman sa muling pagkabuhay niya, tayo po ay handang-handang tanggapin siya sa ating buhay. Kaya naman po sa nalalabing araw pa o linggo ng panahon ng Kwaresma, tayo ay magbalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng pagkukumpisal. Dito po natin maipapamalas ang ating pananampalataya sa Kanya. Dahil inaamin po natin at kinukumpisal sa Diyos ang ating mga kahinaan ng pagkakasala. Ito po ang nais ng Diyos para sa atin at ang panawagan din po sa araw na ito. Nang sa gayon, laging ang ating titingnan ay ang ating sariling mga pagkakamali at hindi tayo manghusga ng ating kapwa. Gaya ng sa mabuting balita, nang husga sila na siya ay makasalanan, parang wala nang pag-asang magbalik loob ang bulag na ito. Ngunit alam natin na ang Diyos ay tinatanggap tayo sa tuwing tayo ay magsisisi at magbabalik loob sa Kanya. At ito po sana ang ating maging disposisyon sa araw na ito at sa buong linggo, sa ika-apat na linggo sa panahon ng Kwaresma. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinaaalala sa atin ng salita ng Diyos ang napakahalagang papel ni Jesus sa ating buhay at ang tungkulin nating mamuhay bilang mga anak ng liwanag. Nakababatid sa ating kahinaan, humingi tayo ng tulong ng biyaya ng Diyos para sa ating sarili at sa lahat ng mahal natin. Ang ating tugon, Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya.
Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa simbahang panlahat ang mag-anak ng Diyos sa lupa. Nawa tapat niya ang gampanan ng kanyang misyon bilang ilaw ng lahat ng bansa sa kanyang katapatan sa mga turo ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para kay Papa Francisco sa ating mga obispo at mga kura-paroko, ang kanilang mabuting halimbawa naway laging maging inspirasyon at pampasigla sa lipunang sadlak sa maraming uri ng katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa lahat ng magulang at mga guro, sila naway maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak at mga estudyante at makapagpatatag sa kanila laban sa lahat ng kasamaan sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa ating kabataan at lahat ng nangangarap ng higit na magandang daigdig, nawa maunawaan nilang magkatotoo ang kanilang pangarap kung sila'y mananatiling tapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa ating lahat ang mga ipinananalangin, tanggihan nawa natin ang mga gawa ng kadiliman at mamuhay tayo tuwina na sa ningning ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Panginoong Jesus, Ikaw ang ilaw ng aming buhay. Liwanagan mo ang aming isipan upang makita namin ang ningning ng iyong katotohanan. Linisin mo ang aming mga puso upang mahalin namin ito. At tibayan mo ang aming mga kalooban upang ito'y matatag naming panindigan. Ikaw na nabubuhay at nagniningning magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin aminawang may dangal. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at may dulot nawa ito para sa amin ang kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging di na iiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na hahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala, ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tugubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Oh,
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang isa sa gawang second collection ay para sa patuloy na pagsasaayos ng pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong mga pagtulong at kagandahang loob. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip pati ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan ng pambansang Dambana sa inyong mga tulong at donasyon. Nariyan po sa screen ang ating total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob sa pambansang Dambana. Ikatlo,
Sa darating pong Webes, 23 ng Marso, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass na may Healing Liturgy at pagpapahid ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga, pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera, at sa 5 ng hapon, pangungunahan naman ng lubhang kagalang-galang Roberto Gaa, Obispo ng Novaliches. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-4, nagpapatuloy ang ating araw-araw na pagpapakumpisal mula Lunes hanggang Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa ating Chapel of Reconciliation. Wala pong kumpisal ng Sabado ng hapon at araw ng Linggo. Gayun din naman kay inaanyayahan sa Estasyon ng Cruz tuwing Biyernes ngayong panahon ng Kwaresma sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan ay available sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Sa darating na May 25, birthday ni Padre Pio, magkakaroon tayo ng isang car raffle program. Ito po'y tulong natin sa mga scholars ni Santo Padre Pio. Sa halagang 500 pesos na ticket, kayo may mapapanalunan. Available po ang ating mga ticket sa ating pamisahan, sa office, sa ating main store, at meron po dyan malapit sa grand prize at sa paligid ng simbahan para po kayo ay maka-avail at makasuporta. Panoorin po natin ito. Kami nagpapasalamat sa inyo, nag-aanyayang makiisa sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang atin pong sunod na misa sa alas 6 ng gabi. Amin pong inaasahan na inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasanan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at tuwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.